What's up guys? Welcome to my channel. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano nyo i-check kung yung sira ba ay baterya o charging system nyo. Una, kailangan nyo syempre ng voltmeter or yung digital tester. Start na tayo. Alisin muna natin yung cover. Na-experience ko before, kakabili ko pa lang ng battery. Lobat na kaagad, mga siguro 1 month pa lang, ang bilis niya malobat, nakakadalawang palit na ako ng lobat. Ito pa lang may problema, is yung charge na may orange state ng ating baterya. Normal reading nito is 12 volts. Pero set nyo muna yung voltage regulator nyo sa DCB sa volts. Ako isa-set ko siya sa 20 kasi ang re-rating natin is 12.5 na hindi naman yung ratas ng 18, pinakamataas na yan is 17, kaya sa 20 ko siya lang siya isa-set. Ngayon, ang normally reading natin dyan is 12. Kailangan 12 volts yan. Pagka hindi siya 12 volts, possible may problema yung battery or yung charging system natin. Ngayon, 12.51 naman siya. In good condition naman yung battery natin. Paano halimbawa kung hindi siya 12 or 11 or 9 lang siya, nag-re-range lang siya sa ganyan. Paano natin malalaman? Ang gagawin nyo is bubuksan nyo yung makina or start nyo yung ano. Kung may revolution yan, tapos dapat yan. Red pala sa positive yan, tapos itong black galing sa multimeter natin, sa ground nyo na lang ito para hindi nyo na kailangan isin yung battery. So pag ni-revolution mo siya, tataas dapat yan ng 14. Pero hindi na dapat siya lalagpas ng 15 kasi harmful na yun sa baterya natin. Dapat ano lang siya, yung 14 volts. Yan yung normal. Example naman, kung halimbawa ang reading niya is 8 volts lang, tapos binuksan niyo yung makina, kahit anong revolution niyo, hindi siya tumataas ng 12 volts, 13 volts, 14 volts. Pababa pa siya lalo, 7 volts, 6 volts, ibig sabihin, charging system yung may problema. Pero kung pumapalo naman siya, katulad ng ginawa natin kanina, pumapalo siya ng ganyan, 12 volts pataas, pag nire-revolution mo siya, ibig sabihin niya, okay yung charging system, ang may problema is yung battery natin. Kailangan ng palitan, or kung hindi pa, check nyo muna, yung electrolyte level o yung tubig nito, baka kailangan lang ng tubig tapos ma-activate uli yung baterya natin or pa-charge nyo ko rin muna. Ngayon, after charging tapos napakargahan nyo na siya, ganun pa rin, mas mababa sa 12, ibig sabihin battery na talaga yung problema. Ngayon, halimbawa naman yung kung ang problema ay charging system natin, ang papalitan nyo doon, naman doon, possible is yung regulator rectifier o kaya naman is yung stator. Nandun na yung problema.